Siyokoy! Humanap tayo ng Siyokoy! Yun ang sagot! Yun ang tunay na pag-ibig! Yung Siyokoy! Ano naman itong pinagsasabihin, Elias? Siyokoy na naman ngayon. Ano yata ang pinagtututuro mo rito eh? Ako? Eh bakit ako? Anong malay ko dyan? Ba't hindi siya ang tanongin nyo? Ay nako, yung bruha yan, kinulam si pag-ibig ng bruha! Sinong bruha? Eh sino ba? Eh di yung ex ni pag-ibig. Sino? Si Victoria? Hoy, Lorelai! Hindi bruha si Victoria. Siya ang diyosa ng karagatan. Kakampi natin yun. Oo nga. Diyosa, diyosa! Nakakita ka lang ng matangos ang ilong diyosa! Huwag ka magpapaniwala yung bruha yun! Eh, kaya naman pala kayo napapaaway eh. Kung manira kayo ng tao, ganun-ganun na lang. Tama nga. Bubugbugin talaga kayo ng taong bayan. Ay, kayo mga kapitbahay kayo! Naiinis kayo sa akin pero punta kayo ng punta rito. Wala ba kayong ginagawa sa bahay nyo? Di ba kayong dalawa may anak kayo? Sanggol, ganun, tinataas-taas? Asikasuhin nyo kaya! Umalis na nga kayo dito, di ba? May anak kayo, anak kayo. Tama na, son, tama na. Bakit kami nang kapitbahay? Eh, tinatawag-tawag kami dito. Tama na, tinatawag-tawag kami. Tapos napaalisin, halika naman din. Hindi ko alam kung paano. Saan ang galing ang kanyang kapangyarihan? At sa palagay ko, mas malakas kasi sa akin. Eh, ginalit mo kasi. Eh, ano ngayon? Madalas naman kami mag-away. Bakit ngayon lang niya linabas? Oo. Oh, bago pa ba sa'yo ang kapangyarihan? Hindi ba't lahat naman ang kung ano-anong kapabalagahan ay nahihinog paglaking ng anak mo? Kung kaya't higit mong dapat na pag-ingatan niya ang anak mo. Dahil ang taglay niyang kapangyarihan ay mas malakas at mas mapanganib kaysa sa'yo. Kagaya ng kay Dugyot? Kaya nga ganun na lang ang kagustuhan ko na mamula siya sa mundo. At dapat ganun ka rin kay Luna. Huwag mo akong itulad sa'yo. Iba ako. Tao ako. May puso. Ina. Napuno man ng galit ang aking puso sa kagagawa ni Elias. Mananatili pa rin akong ina para kay Luna. Kahit magkaibang aming paniniwala. Kung ganun, sige, pairalin mo ang iyong pusong ina. At ihahanda ko na ang libingan ng ina. Si Dugong? Sigurado ka, Marina? Oo, big siya. Nakita ko sa harapan ko mismo. Natalo siya ni Sheila, si Dugyot. Hindi, hindi sibling patay na si Dugong. Kung patay na si Dugong, sana may nakarating sa ating balita. At sana nagmamakaawa sa ating sekwari ngayon. Hindi ba suot pa niya ang kwintas? Ako. Kung ganun, hindi pa patay si Dugong. Sheila, lalong kailangan niyang gumaling. Talahista, anong gagawin natin para makatulong tayo kay Sheila? Hanapin niyo ang kabibino ni Tuna. Doon niyo makikita ang sagot. Alam niyo ba kung saan ko matatagpuan ang kabibino ni Tuna? Salamat. Saan makikita yung kabibe ni Neptuna? Saan? Saan nga? Saan? Ah, salamat. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang kabibe ni Neptuna? Isa ka na lang pala dito? Eh, ganyan talaga ang buhay. Dapat lang natin tanggapin. Tayong mga magulang, hindi natin pag-aari ang ating mga anak. Sila'y ipinahiram lang sa atin ng may kapal. Sa oras na
gustuhin nilang lumipad, wala na tayong karapatan na sila'y hadlangan pa. Hindi man lang ba naisip ni Luna na nag-iisa ka na lang? May lumpo ka pa. Kung totoo lang sana yung chismis. Chismis? Na nakakalakad ka na. Eh, naku naman, Manding. Hanggang ngayon pa ba yung pa rin ang usap-usapan sa labas? Aba, eh, sana nga, totoo na. Sana nga't nakakalakad na ako nang sa ganun eh, makapaglilingkod pa ako sa mga tao. Teka, eh, sino pa bang nagkakalat na nakakalakad na ako? Naku, eh, sino pa? Eh, di yung lukarep na si Lorelai? Naku, giit nang giit na nakakalakad ka na daw. At ito pa, tinatawag ka pang bruha. Kawawa namang nila lang. Nabubuhay sa pagsisinungaling. Pero kilala ko si Lorelai. Makakalimutin siya, pero hindi siya sinungaling. Kung kaya lang ng kapangyarihan ko, eh gugustuhin ko sanang gamutin si Lorelai. Nang sa ganun eh, makabalik ng kanyang kakinuan. Sana nga. Magawa sa iisip si Lorelai. Sina, gusto mo magpatawag kami ng albularyo? Oo. Baka kung mapano ka na, hindi nagbabago ang lagay mo eh. Sheila, kailangan na nating magpatawag ng albularyo. Sinubukan na natin ang mga doktor. Walang nagawa si Rafael, di ba? Walang magagawa ang doktor kahit albularyo. Hindi nasasaklaw ng mundo niyo ang nangyari sa akin. Sheila, sabihin mo sa amin, ano ba ang pwede namin gawin para makatulong kami sa'yo? Yan na kaya ang kabibi ni Neptuna? Siguro, dito tayo tinuro ng mga isda eh. Pero nasan si Neptuna? Nandito ako! Dito! Nandito ako! Ikaw si Neptuna? Oo, ako nga. Ako si Neptuna. Bakit niyo ako hinahanap? Neptuna, hihingi sana kami ng tulong. Kailangan namin ang iyong kabibe. Bakit? May hinahanap kaming lunas para sa isa namin kasamahan na malubhang lagay. Maaari pa namin mahiram ang kabibe. O sige, basta isasauhin niyo lang kaagad, ha? Oo, pangako. Ingatan yung kabibe ko! Salamat, Neptuna. Maraming salamat. Minsan gusto mo punta tayo doon? O kaya doon? No sense. Ayoko. Bakit? Hindi ka ba mahilig sa adventures? Alam mo, nakipagbati ako sa'yo. But hindi ka ba sinasabi ang dahilan kung bakit ako nagsusunod sa'yo? Teka. Meron bang dahilan? Sa pagkakaalam ko kasi, eh, natural mong ugali yon. Yung pagiging masungit mo sa'kin, yung pagiging suplado mo sa'kin. Teka. Ako to ah. Leon, pinagloloko mo ba ako? Kailan to kinuha? Before yun. Tsaka, teka. Kailan ba ako nag-ayos ng ganito? Parang binudbura ng make-up? Kailan to? Dahil kamukha mo siya, siya yung dahilan kung bakit ako nagsusunod sa'yo nun. Kaya ayaw ko ng mga adventure. Siya yung dati kong girlfriend. Siya yung naloko sa akin. Kabibi ni Neptuna, ano ang alam mo tungkol sa Garimono? Ang Garimono ay nag-iisa sa mundo at sadyang mailap. May kapangyarihang taglay ang pusod nito. Ang sino mang makakain ng pusod ng Garimono ay nagkakaroon ng ibayong lakas at gumagaling sa anumang sakit nito. Ito na nga! Ito na ang makakatulong kay Sheila. Oops! Isang babala! Ang Garimono ay hindi maaaring hawakan ng sino mang lamang dagat. Tanging tao lamang ang maaaring humawak nito. Inuulit ko,